Nagbabrowse kayo sa mga Canada job search websites, tapos mag-a-apply kayo. Agad-agad may magre-reply sa inyo at sasabihin na eto na ang inyong job offer or interview na kayo. Pero paano nyo malalaman kung legit nga ba itong mga companies or employers? I-hire na pala talaga nila kayo at pupunta na kayo dito sa Canada, or masayang lang pala ang inyong time and effort dahil scam pala. For today's video is all about how to spot yung mga fake na job offers and how to find naman yung mga genuine na mga job offers kahit nag-a-apply kayo dyan sa Philippines. Halos everyday kasi nakikita ko dyan sa post nyo, dyan sa group natin, or yung mga other kababayans natin na nag-a-apply din papunta dito sa Canada. Legit po ba to? Ito po yung job offer na sinend sa akin. Nagsisend sa inyo ng email, sa messenger nyo, sa WhatsApp, agencies or mga employers sa Facebook, sa Google, for interview na sa Zoom, sa Skype, magre-ready talaga kayo. Matapos ang lahat-lahat ng mga process na pinagdaanan nyo, hihingan lang pala kayo sa dulo ng fees, or sasabihin na i-apply na nila ang inyong work permit, kailangan nyo magbayad ng ganito. Guys, no. Make sure kung nagdi-DIY kayo ay alam nyo yung process kung paano kayo pupunta dito sa Canada through work permit. Unang-una guys ay if the job offer looks too good to be true, na meron kayong sign-in bonus na $5,000, agad-agad kailangan mo nang pumunta dito kasi kailangan ka na namin. Ito yung sahod mo, napakataas. Tapos free lahat, wala ka nang iintindihin pa. Guys, don't fall for it. Kasi parang sobra-sobra naman yung offer sa inyo, diba? I-search nyo kung magkano yung range na sahod for this certain province. Halimbawa, nag-a-apply po kayo sa Ontario as a farm worker. Tignan nyo magkano yung mga bigayan, or magkano yung mga minimum. Para naman kapag nakalagay doon is $15, tapos ang binibigay sa inyo is $30 per hour. Buti ba sana kung kayo yung mag-manage ng buong farm, diba? And pwede rin naman na i-check nyo dun sa mismong site nila or dun sa mga job search websites kung nag-hire ba talaga tong company na to ng farm worker na yun yung in-offer na job sa inyo. Fourth, if yung sender or yung company employers na nag-send ng email sa inyo, yung email address nila is really like very common or odd. For example, yung mga Gmail, Yahoo.com, or yung mga free na mga email address domain. For certain companies, like kapag nagsisimula lang sila, or yung mga direct hire employers talaga, some of them, pwede nilang gamitin yung mga personal emails nila. Dun kayo mismo mag-message sa mismong website nila. Pwede nyong email yung human resources manager na makikita nyo dun sa site nila. Verify sa kanila kung legit nga ba yung nag-message sa inyo. Fifth is yung company ay nag-a-ask sa inyo ng money para lang maka-join kayo sa kanilang company. Sila nga yung nag-hire sa inyo. So kapag gusto talaga nila kayo, eligible talaga kayo, pasado kayo sa lahat ng mga requirements na kakailanganin nila. Yung iba nga nagbibigay pa talaga ng mga sign-in bonus, mga training, yung online courses, kasi nga nandiyan pa kayo sa Philippines, so babayaran po nila yun. Hindi po na sila po yung mag-a-ask ng bayad from you. You should never pay for any legitimate job offers, unless na lang kung talagang ipana-process na nila yung inyong papers. Kasi gagastos kayo sa mga requirements, kung anong kailangan nyo i-provide sa kanila. Six naman ay kung nag-a-ask sila ng mga personal information nyo. Halimbawa, nag-a-apply pa lang kayo, tapos hihingan na nila kayo ng passport, copy ng diploma nyo, hindi pa nga kayo nai-interview, kakailanganin na nila yung mga bagay na yun. So, no. Wag na wag nyo yan ibibigay agad, kasi meron po ngayong mga cases or even before pa naman na mga identity theft. Feeling nyo or ramdam nyo na this is it, na genuine yung mga job offers sa inyo. Unang-una na kailangan nyo gawin ay i-search nyo sa Google. Tingnan nyo yung careers section nila or yung job section nila kung nag-hire ba talaga sila ng mga ganon. You can ask someone from here in Canada kung meron kayo relatives or friends. Pag hindi po ako busy, there are times na matutulungan ko kayo at tatawagan ko po talaga sila po yung mga keywords na ginagamit ko kapag naghahanap ako kung legit nga ba tong company na to o hindi. For example, main
mainstream company. Mainstream legit o kaya mainstream scam. Makikita nyo kung meron na bang mga nagtanong or meron na bang nagpost same sa inyong situation. Huwag nyo i-click basta-basta yung mga link na sinasend sa inyo. Kasi possible po na phishing email yon. Pwede po makuha yung information sa cellphone nyo or sa inyo pong laptop. So, make sure na be careful po kayo sa mga yan. Paano naman kayo makakakita ng genuine na job offer dito sa Canada? So, unang-una, yung ginagawa ng iba, kung wala pa sila dito sa Canada, ay they build networking. Pwede po kayong mag-join sa LinkedIn para makabuild kayo ng friends and then tatanungin nyo sila kung ano ba yung mga hiring, kung may alam ba sila or sa company nila mismo ay hiring. O kaya naman, meron palang group sa Facebook na pwede kayong mag-join. I-search nyo lang kung ano yung mga provinces na gusto nyong puntahan or kung ano yung field na gusto nyong pasukin. Pupost sila na, oh mga kababayan, apply kayo dito sa company na ganito. Meron pong hiring. Kailangan po nila ng 20 people, 50 people. It's really all about doing research. Tsaga-tsaga lang din sa paghahanap kung talagang gusto nyo. Ayan po guys, yung mga isa sa mga sure na legit websites na pwede nyong puntahan kung sahaling naghahanap kayo ng trabaho. Pero make sure po na verified po yan. Kahit po yan ay legit website, meron at meron pa rin pong nakakapasok na mga scam. Pero ito po talaga ang aking favorite, ang jobbank.gc.ca kasi yan po ang official job search website ng Canada, yung outside Canada. Nagpo-post din po yung mga employer dyan. Basta di may make sure nyo lang na meron kayong cover letter at Canadian style na resume. Hindi kailangan ng picture, tapos yung mga ibang information din nyo na kailangan ilagay dyan. So yan po ang aking video kung paano gumawa ng Canadian style na resume. Kada job na applyan nyo or specific na company or employer, iba-ibahin nyo kung ano yung pinapasa nyo sa kanila. So, halimbawa, nag-a-apply kayo ng farm worker, ilalagay nyo dun mismo sa cover letter nyo kung ano yung experience sa farm worker, kung ano yung mag-build up sa inyo dun sa certain position na ina-applyan nyo. Halimbawa, eh, hindi nyo pa rin talaga ma-figure out or hindi nyo pa rin mapagtanto kung legit ba talaga o hindi. Feel free na mag-join kayo sa group na yan kasi yan po group na yan ay nagtutulungan sa journey nyo papunta dito sa Canada. I-post nyo lang dyan kung nagdududa kayo kung legit ba sila o hindi. Marami pong sasagot sa inyo dyan kasi yung iba po may experience na sa company na yan or nandito na sila or na-scam sila. So, kung balak nyo po mag-apply or nag-apply na po kayo papunta dito sa Canada, naghahanap po kayo ng trabaho, less gastos, DIY, yung mga legit na mga agency, consultant, yung pag-a-apply ng permanent residency, kung pupunta kayo dito sa Canada kasama ang inyong buong family, dinidiscuss ko po yan lahat isa-isa. Sipag at tiyaga, wag na wag yung susukuan. Always pray, be thankful, and thank God for all the blessings. Bye!